sa lahat. For today's video, ang review po natin ito, Airplane 160. Bagay sa na to, ha, special edition po to. Ang kulay po nito ay green. Pero pag hindi pa kinakasubscribe sa akin, please hit the notification bell para updated kayo sa akin mga videos. Tama guys, simulan na natin ito review. So yun mga guys, simulan na natin itong review sa Honda Airplane SP160. Mga guys, ano po ito, ha? Special edition. Ang kulay po nito, gray. Pero pag tinignan niya, para siyang glossy na, para pong ano eh, nag-blue na ano po eh. Para nag-green. Pero ang ano po niya na kulay, gray po. Ayan, simulan po natin sa gulong. Mga guys, ang gulong po nito ay... Ano po ito, ha? Ang sukat po nito ay 90 by 80 mga guys. 14 po. Tubeless na siya mga guys. Yan, kita nyo naman yung design ng kanyang mags. Ang ganda mga guys. Pati yung spike ng gulong. Yan, ang ganda po nito. Bagay na bagay ito sa mga madudulas na kalsada. Tapos yung mga basa po mga guys. Tapos ito po yung kanyang disc brake. Mga guys, ABS na po ito, ha? Yan, ang ganda po nito. ABS na po siya. Tapos yung kanyang brake caliper po, kulay gold po. Tapos yung kanyang front shock po ay matte black mga guys. Tapos mapunta naman tayo sa likod na gulong. Ayan, tubeless din po ang likod, gulong po nito sa likod. Tapos ang sukat po ay 100 by 80, 14 din po. Mga guys, ano po ito, ha? Naka drum brake po siya. Tapos ito po yung kanyang rear shock, matte black po. Mga guys, wala po siyang kickstart. Ayan, wala po siyang kickstart. Tapos ito po yung kanyang center stand, tapos yung kanyang side stand ay glossy po na black mga guys. Ayan. Tapos ito po yung step na tangkasan mga guys, ang ganda po ng design. Tapos makapit po sa sapatos, may mga spike po. Ayan. Tapos mga guys, may mudguard to. Ayan. Para iwas si balsik ng putik. Tapos yung kanyang fender, ang ganda rin po ng pagka-design po ng fender niya mga guys. Ito po yung lagay ng plaka. May reflector po siya rito, saka may ilaw po. Yeah, para kita po sa gabi yung ating plaka. Tapos yung kanyang taillight mga guys, yan, ang ganda po. LED na po yan. Tapos ito po yung kanyang signal light. Yan. Kabila po, bulb po siya. Bulb type po. Yan. Kabila. Tapos ito po yung kanyang pipe. Yan mga guys, yung laki po ng kanyang pipe. Tapos yung kanyang heat guard, saktong-sakto po sa pipe para iwas paso mga guys. Tapos yan po, meron po siyang... nakalagay dito ng air blade, naka-impose po na yung special edition po, decals lang po siya. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang grab bar, yan mga guys, matte black po siya. Yan, ganda po na kanyang grab bar, matte black po. Tapos yung kanyang headlight, yan, kita nyo mga guys, ang ganda ng design ng headlight dito, yan o, parang pag tinignan nyo siya, parang siya nagmumukhang click, pero maganda po, maganda po ng design niya, yan. Tapos LED na po yan. Yan, LED. Tapos ito po yung kanyang signal light. Yan. Tapos ito po yung kanyang park light na guys. Tapos meron dito yung emblem na Honda. Tapos may visor po dito na tinted na black. Tapos mga guys, ito yung kanyang upuan. Mga guys, yung pagkakaiba lang po nito sa Airblade dati. Baliktad po. Dito po yung brown, tapos ito yung black. Ito po yung example. Ito mga guys, Airblade po to. Yan. Kita nyo, ito yung black niya. Tapos dito po sa angasan, yun po yung ano niya, yung kulay brown.
Dito naman po, yung sa driver seat po yung kulay brown, tapos yung kasan, yun po na black. Tapos ang U-box po mga guys, ang laki po ng U-box ito. Yan. Kasha po dito mga guys ni Iko, no? Full face po. Kasha po. Tapos meron dito naka-separate na packet para kung may lalagay kayong document, cellphone, yan. Pwede nyo lagyan. Tapos ang maganda po dito, naka-separate po yung mga tools. Yan. Nakakabit po sa may upuan mga guys. Yan. Saka may sarili-sarili silang lagayan. Tapos may hook po para sa inyong helmet. Yan. Tapos syempre mga guys, tingnan natin yung anobela. Yan. Ito po yung function. Lambot po ng brake. Tapos may safety feature po siya na pwede nyo po siyang ilock. Rest down nyo lang po. Tapos bababa nyo lang po. Yan. Nakalock na po siya mga guys. Tapos pag i-release nyo po siya, press down nyo lang po. Yan. Tapos ito po yung kanyang throttle. Yan. Ganda po. Lutong po mga guys. Pati yung kanyang brake level. Tapos syempre ito po yung function ng kanyang manubela. Ayan low. Busina po. Tapos ito po yung kanyang signal light. Ignition, yan. May switch po siya. Ito po ang kanyang switch. Tapos may idling system po siya. Mga guys ha, wala po siyang kickstart. Yun lang po, wala po siyang kickstart. Tapos ito po yung kanyang gauge panel, yan. Digital na po ito mga guys. Yan. Ito po yung pag-select. Tapos yung pag-iseset nyo na po. Tapos yung kanyang signal light, yan. Magkabila po. Signal light. Tapos may temperature po siya ng engine nyo. Yung high and low. Yan. Tapos yung ABS, oh, yan. Tapos makikita nyo kung gumagana po yung mga function. Kanyari yung ID system niya, iilaw po siya mga guys. Tapos mga guys, ang ano lang dito, wala siyang packet. Yan, wala po siyang packet. Tapos ito po yung kanyang susiyan. Keyless na po siya mga guys. Yan. Para pag bubuksan nyo yung kanyang seat, dito po, ipipress nyo lang po. Tapos yung fuel niya po, dito po. Yan. Mga guys, so yan, bubukas na po ha. Pakita ko lang sa inyo ulit. Ipipress nyo lang po yung fuel. Yan, yan po yung fuel. Press nyo, tapos para bumukas po ito. Yan. Tapos ito po yung kanyang gas tank. Yan mga guys, huwag kayong mag-aalangan kasi mayroon po yung rubber para masala po. Hindi po papasukin ang tubig yan mga guys. Yan mga guys, tapos press down nyo lang po para masara. So yan mga guys, ito na yung inaabangan ko. Masasangan ko na itong air blade 116 na special edition. So yun mga guys, naka-sign na ako sa Airblade 160 mga guys. Oh, napaka-comfortable ng pa natin. Oh. Ang laki po ng space. Lalo na po sa mga matatangkad na riders po. Yan, ang layo po ng ano. Yan, clearance po sa ating tuhod. Tapos yung mga guys, yung pa natin, yan, comfortable din naman. Pwede nyo po siyang lusod-lusod. Tapos mga guys, kung napansin nyo kanina, halos abot ko siya. Abot ko po siya. Yung mababa lang po yung unit mga guys. Yan, napaka-comfortable. Tapos yung inyong pag-upo po sa motor, upright position po. Tapos nakaganda pa nga po. Ang ganda po kasi ng manubela niya. Kasi nga ho, digital yung kanyang gauge panel po. Tapos yung mga function naman po, madali lang po intindihin mga guys. So yun mga guys, alam ko ito na inaabangan nyo. Magkano ba ngayon itong Airblade 160 Special Edition? Tara, tignan natin yung price mga guys. So yun mga guys, dito po sa Duex House, dito po sa may Barangay Platero, Binyang Laguna. Yan po, ang Airblade, yan po ang kanyang cash price, 124,500 po, pag cash price po siya kukunin. Pag installment po, kanyang down payment ay 14,000. Tapos ang kanyang 12 months o 1 year, 11,544 pesos po. Pagka 24 months o 2 years, 6,856 pesos po. Pagka naman po 36 months, or 3 years, 5,294 pesos mga guys.
mga guys, may rebate po yan ha. Pagka maaga po ang inyong bayad, may rebate po siya na 200 pesos. Tapos mga guys, ito po yung kanyang requirement siya. Pero ipopost ko rin naman po yan. So yung mga guys, kung malapit lang din kayo dito sa may Barangay Platero, Binyang Laguna, dito po sa may Duwex, pasyalan nyo na to kasi kaisa-isa lang po to. Ang kulay po nito, kulay gray lang po. Yan, kaisa-isa lang po to na air blade yan. Kasi mas maganda po makikita nyo ng actual unit para lalo nyo pong ma-appreciate yan, yung ganda niya po, tapos yung tindig po ba. So yun mga guys, hanggang dito na lang. Hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, please hit the notification bell para updated nyo sa mga video. Salamat nga po pala dito sa Metro Exam. Magka-review po yung mga motor nyo. Or say ito ka, at gaya na lagi sinasabi, ingat po palagi, ride safe always and God bless po. Abangan nyo pa po yung mga susunod ng videos at pa-like and share na rin po. Bye-bye!